Guys, kumusta na? Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, mag-share ako sa inyo ng isang napakasarap na recipe na pwedeng-pwede natin gawin sa mga special occasions. Lalo na ngayon ang magpapasko na. Ito ang Cheesy Pork Ribs Caldereta! Alam ko, excited na kayo mag-isa-gisa. Pero bago yan, meron akong optional step na ginagawa. Nakakatulong kasi itong step na to para mas maging maganda yung texture ng patatas at ng carrot. I-air fry ko to para makita nyo naman yung isang way kung paano ito maprito ng maayos na less na mantika rin. Dito muna tayo sa patatas. Itong patatas, pwede na ninyong hindi ito balatan eh. I-brush nyo lang thoroughly yung balat. Yung iba kasi gusto yon kasi may nutrients itong balat ng patatas. Or, kung gusto niyo talaga makasigurado, balatan nyo na lang katulad ng ginagawa ko. So, ganun din pagdating sa carrot. So, itong carrot, binabalatan ko. So, okay na to. Una nating hiwain itong batatas. Yan. Usually, yung paghiwa ko dito, mas malaki dun sa hiwa ng minudo. Iwa-wedge ko muna itong batatas, no? 4 equal parts. Nakita nyo naman yan, no? Grabe. Ganyan lang yung ginagawa ko. Okay? Hiwain ko lang siya ng ganyang kalalaki. Itong carrot naman, iro-roll cut ko na lang. So, ito yung rangiri style. So, yan. Okay, next. Ito naman. Aasinan ko lang to. At maglalagay din ako ng ground black pepper. Ito yung magbibigay ng flavor dito sa ating patatas at carrot para habang niluluto natin, nagkakalasa din to, no? Na-extra kasi ng salt yung natural flavors galing dito sa mga ingredients na to. Tapos, meron ako ditong olive oil. And optional lang tong olive oil, ah. Kasi kahit walang olive oil, pwede nating yan, itoss lang ito hanggang sa makoat na ng salt and pepper. Pero mas maganda kung may olive oil kayong ilalagay dahil mas makakatulong ito. Mas magiging maganda yung pagkaka-air fry natin. At konting-konti lang naman itong oil na kailangan eh. Ito na yung air fryer basket natin. Yan. Ilalagay ko na ito sa loob ng air fryer, then i-air fry lang natin to at 350 degrees Fahrenheit for 12 minutes. Yan, and at this point, okay na itong ating in-air fry na patatas at carrot. So, tingnan nyo naman. O, di ba? So, yan, ganyan lang yung gusto kong mangyari. Yung medyo brown yung labas, pero hindi ito sobrang lutong-luto. Kumbaga, saktong-sakto lang yan. Kapag niluto natin ito mamaya kasama ng pork, mas magiging maganda yung texture. So, eto na yon. Kung mapapansin ninyo, itong pork nandito na sa isang wok, pero hindi pa natin ito ginigisa. O, diba? So, nandiyan lang yan. Ito yung pork ribs na nakakat na. Kailangan kasi natin itong pakuluan muna. Saglit lang, mga 3 minutes lang yung pagpapakulo ko dito. Mga 3 to 5 minutes, okay na. So, maglalagay lang ako ng tubig dyan. So, guys, itong ginagawa natin ngayon ay optional step lang. Pero I think na importante rin to kung may extra time kayo. Natatanggal yung impurities, ibig sabihin, lumalabas ito. At yung mga impurities na tinutukoy ko ay yung mga natuyong dugo. Dahil nga, di ba, kapag sinabi natin pork ribs, buto-buto yan, di ba? So, yung dugo galing dun sa buto. So, kapag nainitan yan, mapapansin ninyo, lumalabas yan ngayon tapos lumulutang. Ito yung gusto nating ma-filter out, no? Kaya ginagawa na natin ito ngayon pa lang. So, ganyan lang. Paghiwalay-hiwalay lang natin itong mga ribs. So, ayan. Itutuloy ko lang yung pagpapakulo dito. Habang pinapalambot natin yung pork, i-prepare muna natin yung bell pepper. Pinakamaganda pa rin, syempre, na i-prepare na natin lahat ng mga ingredients beforehand bago palang magluto. Pagdating sa bell pepper na hiwa, hinihiwa ko lang ito ng square. So, basta tanggalin lang natin yung buto. May kanya-kanya tayong paraan ng pagtanggal ng buto, di ba? Yung saktong laki lang. Tapos kung sobrang hilig ninyo sa bell pepper, pwede nyo pa itong dagdagan. Mas okay nga yun eh. Kasi di ba itong bell pepper, meron itong unique na flavor. Yung tipong manamis-namis na nagpapasarap sa mga stews. Kagaya nitong caldereta, afritada. So ganyan lang yung squares na sinasabi ko. Then eto namang mga ends yung ating hihiwain. O yan, okay na to. Right, turn off na natin yung heat. Tapos i-filter out na natin to. Tapos nyan, okay na tong pork ribs natin. Pwede na nating i-discard itong pinagpukuluan. Tapos itong pork, pwede nyo pang hugasan ng mabilisan lang bago tayo mag-isa.
Ito yung regular lang na pag-isa. So, mantika. Ilalagay ko na muna kaagad yung bawang. Itong bawang, chinop ko lang. Siyempre, krenash ko muna yan bago ko i-chop. Unti-untiin lang natin itong igisa habang papainit pa lang yung mantika. Ang gusto lang naman natin mag-brown katulad niyan. Hindi natin kailangan tostahin yung bawang. Once mag-brown na, itong sibuyas naman ilagay na natin. So gamit kayo dito ng kahit anong kulay ng sibuyas. Chinap ko lang to. Ang importante lang dito, mag-isa natin itong sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na itong sibuyas. Ang gusto ko nga dito sa sibuyas, yung kinakaramelize ko pa. Yung tipong medyo nagbabrown pa ng konti yung sibuyas. Yun yung manamis na miss. Kung hindi nyo pa nasusubukan, i-try ninyo. So yan, nakikita ninyo, no? Unti-unti na nagbabrown na yung sibuyas. Nalakasan ko lang ng konti yung heat. And then, ilagay na natin itong ating pork ribs. So napakuluan na natin ito kanina, eh. So yan, ganyan lang. Itutuloy ko lang yung pag-gisa dito ng mga 2 to 3 minutes. Haluhaluin lang natin. Alam ko iba sa inyo magsasabi, bakit kailangan pa nating pakuluan tapos itatapon mo lang yung pork stock na ginamit mo. Sayang naman yung lasa doon. Well, naniniwala ko na may lasa yon, pero sa 3 minutes na pagpapakulo, I don't think na enough yung lasa na nawala. So, ibig sabihin, malasang malasa pa to. Marami pa tayong flavors na may extract dito. After 3 minutes, okay na to. Ito na, ilagay na natin yung tomato sauce. Nasa sa inyo kung gaano karaming tomato sauce inyong ilalagay. Eh. Toyo. So yan, pwedeng mauna yung toyo bago yung tomato sauce. Either or. Yan. Tapos halu-haluin lang natin. Yan, lutuin lang natin ito ng mga 2 minutes. So yan, konting halu-halu pa tayo. At ayan o. Maamoy nyo naman eh, ang bango na eh. Tapos alam niyo na talagang magiging malasa to. Dahil dun sa amoy pa lang, yung pork talagang umaangat na yung amoy eh. At this point ay kailangan na natin tong pakuluan hanggang sa tuluy ng lumambot yung pork. So yan. Tatakpan ko lang muna para kumulo kagad. And at this point, eto na, kumukulo na siya. Dito nyo makikita yun eh. So right now, malinis, diba? Yung ating niluluto, no? Itong taas, kumbaga, wala ka makikita masyadong lumulutang. And since kumulo na to, naglalagay ako ng Knorr pork cube. Alam nyo naman, diba, itong Knorr pork cube, ginagamit ko to para mas umangat yung lasa ng pork. So itong kaldereta natin, kahit ganito pa lang, okay na yan. Pero kapag nilagay nyo ng Knorr pork cube, mas magiging lasang-lasa yung pork dito. Isang Knorr pork cube lang. Okay na to. Hahaluin ko lang muna. Tapos nyan, pabayaan lang muna natin ito ng mag-simmer. Ibig sabihin, i-adjust natin yung init sa lowest setting. So takpan natin yung lutuan eh. And then, pabayaan lang natin ito na maluto hanggang sa maging malambot na yung pork ribs natin. Siguro mga isang oras para sigurado. At eto na, sa wakas, after nating mapakuluan ng dahan-dahan for 1 hour, eto na yon. Yan. So, dapat dahan-dahan lang yung kulo natin. Para lang sa ganyan, yung lasa, ma-extract talaga mabuti. Ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Liver spread. O, yan. Ito yung kaldereta na gumagamit ng liver spread. Naintindihan ko yung iba gumagamit ng peanut butter, di ba? Pero para sa ating recipe, lalagyan kasi natin ito ng cheese. So, mas okay yung lasa para sa akin ng liver spread at cheese kapag pinagsama natin. Liver spread or liver pate. So, kung ano yung available dyan sa location ninyo. So, yan. Halu-haluin muna natin. And then, we can add more as needed, no? So, para dito sa recipe natin, dagdagan pa natin yan. Yan. O, diba? Titikman ko muna. Okay na yung lasa. Actually, malasang malasa siya. Kung gusto ninyong mas malapot pa, tapos kung nakukulangan ka ng, di ba kanina gamit natin is 8 ounces sa tomato sauce,
Yung lasa ng tomato, okay na okay na dito eh. Pero kung talagang mahilig kayo sa kamatis at gusto ninyo na umangat yung lasa ng tomato, pwede pa kayo maglagay optional ng tomato paste. Yung tomato paste kasi medyo mga simgasim ng konti, nakakatulong din yan para magpalapot dito sa ating dish. Ayan, maglalagay lang tayo ng konti. Ayan, okay na yung lasa ng tomato sa atin eh. So, pag dinamayan natin, baka naman ma-overpower na ito. Papalaputin lang natin with the tomato paste. Tapos, oh, see, diba? Lalong magiging pula yung kulay ng ating sauce. Ayan guys, so okay na to. Maglalagay lang tayo ng Knorr liquid seasoning. Konting-konti lang. Ayan. Para yung mga naghahanap ng umami flavor sa inyong kaldereta, well, alam nyo na. Tapos, hahaluin ko lang to. Ito na yung bell peppers. Green and red. Pagsasabay-sabay na natin, pati na rin yung ating green peas. Kanina frozen yan, so nakalagay lang dito na thaw na agad. Yan, dahan-dahan lang yung paghalo ha. Ayaw naman kasi natin na madurog yung mga gulay. Ilagay na natin itong na-air fry natin na carrot at patatas. So malambot na to. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan lutuin pa ng matagal. Kaya hinuli ko na yan eh. Tapos itutuloy ko lang yung pag-toss uli. O diba? Ganyan lang yan. Pabayaan lang muna nating maluto sandali yan. Pero for now, ilalagay na natin yung cheese. So gaano ba karaming cheese ang gusto ninyo? Eh dapat cheesy, di ba? So yan. Ito, different kinds of ano to ah, shredded na cheese. Kaya iba-iba yung kulay. So nasa sa inyo yan. So for now, takpan muna natin to. At pabayaan lang natin itong maluto muna sandali. So yan, after nating lutuin ng mga 2 minutes, so yan, unti-unti na nagme-melt yung cheese. Makikita ninyo yung taas, oh. Diba? Parang pizza na yung dating. Ayan. So, haluin ko lang, eh. Oh, look at that. Wow. So, yan, oh. Tingnan nyo. Oh, diba? Gano'n ba ka-cheesy yan? Ah, kayo na humusga. So, yan yung ating cheesy caldereta. Pwedeng-pwede nating ihanda yan anytime. Lalong-lalo no ngayon, ano? Holidays. Tapos, kunyari, may mag-birthday, Noche Buena. Ang dami nating pwedeng paggawa nito. For now, eto na. Timplahan lang natin yan. Ground black pepper at asin. Okay? Tapos yan. Feel free, guys, to try this recipe. Pwede na natin siyang ilipat sa isang serving plate. Tapos, i-serve na natin itong ating cheesy pork ribs caldereta. Eto na ang ating cheesy pork ribs caldereta. Tara, tikman na natin. Wala munang kanin-kanin dahil sigurado mapaparami tayo ng kanin dito. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalambot. So yan eh. Nag-dig in ako dun sa malaking part. Nakita nyo naman kung paano ko napahiwalay agad sa buto, di ba? Tapos kuha tayong maraming sauce. Cheers! Mmm! Sobrang linamnam. Tapos sobrang flavorful din. Sigurado ako, papatok ito sa Pasko, Noche Buena, any special occasions. Basta siguraduhin nyo lang na malambot na malambot yung pork ribs. Tapos gamitin nyo ating recipe. Hindi ako makapagpigil. Tara, kain na tayo!